Good evening. At katapusan na naman pala ng buwan. Tatapos na naman yung January, oh. Patatapos ang Pasko. February na naman. Valentine's na naman. So, birthday na ni Tita Elvi. So, ano, yung mamamalayan eh. Mid-year na naman. Ano na natin sa July. Tawag nun, family camp. Tapos Pasko na naman, no? Bilis ng panahon. Alright, let's pray para madami tayong mapagkwentuhan ngayong gabi. Ayan. Taas ba ang araw, Anaya? Taas ba yung araw, Anaya? Taas ang araw, eh. Hindi niya ako naintindihan. Price po niya kasi yan, galing school po, eh. Very good, Anaya. Ayos, ah. Aba, okay, school nila. Ang ganda ng price. Sige, manalangin tayo. Hallelujah. Salamat, Lord. At nakilala ka sa buhay namin. Tapat ka, Panginoon. At sa lahat ng pagkakataon, ikaw ay maaasahan. Patuloy niyo kaming binabago. Ang puso namin ay araw-araw napapalapit na napapalapit sa iyo. Salamat sa mga tinuturan mong mga pagkakamali namin upang kami ay matuto, mag-improve at maging kapakipakinabang para mas marami rin kaming madala, Panginoon, na kaluluwa sa iyo, Panginoon. Salamat sa simbahan namin. Sa gabing ito, marami kaming pag-uusapan, naway huwag mangibabaw ang aming karunungan, kundi wisdom niyo lamang, Panginoon. Kayo po ang aming special guest for tonight, our special teacher. In Jesus' name, amen. 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 Good evening. Good evening. So we have Tita Fe from Palmdale. Parang, praise the Lord. Oh, no, sa, from LA. Ayan, sina Anastasios, Arin, Pastor Bong, mga Raimundos, Maranans, Pastor Bert. Yeah. Si mga plan sa ano, Huntington. Dapat ganun din yung pagkakabigkas mo, Huntington. Pastor Bert Beverly. Beverly pala. Bolivard ngayon, Bolivard. Bolivard. Yeah, Beverly Hills. Nasa Beverly Bolivard po siya. Malapit sa Jollibee. Sa Beverly, malapit sa Jollibee. Malapit sa ano, Alvarado. Si Pastor Bert, baby face all the time. Ay, Professor, magandang gabi po. Ganda ng background nyo. Nag-iba yung background nyo ngayon, ha? Ay, iba po. Ito naman nating mga kasama dyan, eh. Pastor Bert, para ka na sa Alaska. Oo. Malamig po ngayon, ano? Malamig? Pansin nyo ba? Medyo malamig. Malamig nga. Oo. Ano, para sa Anaya, para nasa bitsa. Okay. Happy birthday, Sister Amy. Salamat po. Happy 30th. Happy birthday po. Thank you, thank you. Muntik nang maka-birthday yung apo. Ano eh. Buti nakinig sa ano. Prayer. Okay. All right. Okay na pa si Tia, Ate Amy. Apo, ano? Okay na si Via. Okay na po, pinauwi na siya, nag-stabilize na yung ano, heartbeat. Oh, that's good. That's good. So may question ako sa inyong gabi. Meron ba dito sa inyo na walang kapatid, solong anak lang? Wala. Lahat tayo may kapatid. Wala ditong solong tagapagmana. So lahat tayo may kapatid. Meron ba dito, siyempre, kulad nila Pastor Bert, madami sila magkakapatid. Ilang kayo, Pastor Bert? 12? 12. Wow. May mas mataas ba dito sa 12 magkakapatid? Yeah. Kami 10. From church. 10 po kayo? Sir. 10. Pastor Jeff. Oh, 10. Po. Hello. Good evening po. Kamusta po? Good evening.
My daughter, what do you call this? Granddaughter. Granddaughter. My granddaughter po. Good evening si po. Yeah. So, meron sa inyong dalawa lang kayo magkapatid? Ayun, si Allison. Sigurado ka, Allison, ha? Dalawa lang. Ayun, si Jasmine, dalawa lang sila magkapatid. Sila CJ. Si CJ pala, si Tyron. Oh, sigurado kayo, ha, CJ, ha. Tyron, ha, sigurado kayo, ha. Para silang kambang. Ako rin, dalawa lang kami magkapatid, eh. Kapatid ko, babae. Dalawa lang kami, matanda ako ng 5 taon. Yeah. So, tanong ko sa inyo, meron ba kayong, kasi ako, no choice naman, eh. Dalawa lang kami magkapatid, eh. Meron ba kayong kapatid na favorite yung kaaway? Wala naman. Wala naman. Wala naman kayong ano. Kasi naalala ko no, nung bata kami, bago umalis yung nanay ko, papasok ng trabaho sa umaga, madalas yun, magluluto yun ng longganisa, tsaka magpa-fried rice. So parang breakfast and lunch na namin magkapatid. Usually, niluluto niya 6 pieces. Nabawa, longganisa. Parang ganun. So, ako naman, sa taglay kong kagahaman, ang gagawin ko, ibabaon ko yung 2 longganisa sa fried rice. So ang matitira ay 4 na lang. Di ba po? So, tapos, sorry pala, 3 longganisa ang ibabaon ko dun sa fried rice. So, 3 na lang yung matitira. Tapos, makikita ng kapatid ko, ako sana hindi panoorin ang kapatid ko to, malalaman yung sikreto ko. Makikita ng kapatid ko, 3 na lang yung longganisa. So, gagawin ko, ibibigay ko kagad yung 2 longganisa sa kanya. 1 na lang sa akin. Tapos, medyo puppy eyes pa na parang kawawa naman ako. Siyempre, kapatid ko, sadyang mabait, naawa. Ang gagawin niya, hahatiin niya yung isa para tag 1.5 kami. Di ba? Tapos, habang kumakain, nakita niya, mas malaki ako, parang kulang pa sa akin. So, ibibigay niya pa yung kalahati. So, lalabas, 5 yung nakain ko, siya 1 lang. Pero pagkatapos namin kumain, masarap yung pakiramdam niya dahil feeling niya nakatulong siya sa akin. Pero hindi niya alam, nagulangan ko siya. Yeah. So parang ganun din yung story nitong si Jacob at si Isa. Nagulangan yung isa. Di ba? Kaya pag naalaman ng kapatid ko yan, nangyari ako. So, kayo, may pagkakataon ba kayo na nagkatampuhan kayo magkapatid? At paano niresolve ng Panginoon yung pagkakatampuhan niya? Kami, no choice kami, 2 lang kami. So mas madalas, hindi kami nag-aaway. Dahil 2 lang kami. Kumbaga, madalas, nagpapasensyahan na lang dahil nga 2 lang kayo. So, pero minsan nagkakatampuhan kayo, no? Hindi kayo nagkakaintindihan. Kaya, nakasamaan na loob. Pero kayo, paano kayo pinagbabatid ni Lord? Yan, sa inyong kapatid. Lalo na kung 12 siguro kayo dyan, malamang may isa at least na lagi yun ang nakakabangga mo. Malamang yung kasunod mo o sumunod sa'yo or sinundan mo. May ba po? Yan. Sinong gustong mag-volunteer na ikwento nyo yung inyong hindi pagkakaunawa ang magkapatid pero pinagbati kayo ni Lord. Yan. Sige. Sinong gustong magsimula? Ito ng secret na. Hindi, ano lang naman, hindi naman po yung grabe. Yung ano lang, na nagkatampuhan lang kayo dahil inagawa ka na ng ganisa. O kaya yung bumili ka ng ice candy, pag uwi mo, nilagay mo sa freezer, pag uwi mo, wala na, kinain na ng kapatid mo. Ganun. Katampuhan kayo. Anybody? Pastor, yung nakasumulat sa akin, dati kami nag-aaway kasi
yung cabinet namin magtabi. Eh, yung damit ko, lalabang ko na, paplanchayin ko na. Pagkatapos, pagpapasok na ako sa school, pagbalik ko, wala yung damit ko na isusuot ko na kinabukasan, sinuot pala niya. Naku, away na kami noon. Nangintay pa talagang maplancha niyo, no? Maplancha ko talaga. Oo, naku, galit na galit ako. Marami kong inaaway. Ayun. Yeah, di bali na sabi niya, labang ko na lang ulit at planchayin ko. Ayun ang naging istorya namin. Minsan pag sinabing labang ko na lang ulit, parang ikaw pa yung may kasalanan eh, no? Yung parang pakiramdam na wala, ikaw pa yung may kasalanan. Para yun lang eh, parang ganun, di ba? So, about the others, mayroon ba kayong experience sa ganun? Ikaw na din meron ka? May istorya ka? Oh, kung wala na, edi pag-usapan na natin tong magkapatid na itong nagkatampungan. Yeah. Last time, no, last Friday, pinag-usapan natin yung si Jacob nakapag-wrestling kay Lord. Diba? Just preparation ng pakipag kita niya kay Iso, 'di ba? Sa pinauna niya pa yung mga ibang parties, 'di ba? Sinandwich na yun, nasa dulo yung mga anak niya, hinati niya sa dalawa kung sakaling umatake, makatakbo yung isa. So, tapos talagang lahat ng mga the best ng kayamanan niya, pinauna niya na, bigyan niya na yung kay Iso para lumamig ang ulo, 'di ba? Sa nag-overnight siya sa isang place, no, kung saan siya nagtayo ng altar, magdamag, naka-wrestling niya ang Panginoon. Kinonfront siya ni Lord, sabi niya, sino ka ba? Sabi niya nun. Inamin niya, siya si Jacob the Liar. No? At simula na, pinalitan ng Panginoon ang kanyang pangalan. Pagkatapos, niligtas siya ng Panginoon. Di ba? At ito na yung sumunod na senaryo. No? So, sige. Simulan na natin, no? At alamin natin, makichismis tayo. Makimarites tayo sa Genesis 33 when Jacob meets Esau. All right, Tita Fe, makikibasa po verses 1 to 3. Okay. Now, Jacob looked up and saw Esau coming toward him with 400 men. So he divided the children among Leah, Rachel, and the two slave women. He put the slaves and the children first, Leah and her children next, and Rachel and Joseph last. He himself went on ahead and bowed to the ground 7 times until he approached his brother. Mm-hmm. Wow. Thank you, Tita Fe. Ano po napansin nyo? May napansin ba kayo? Sa verses 1 to 3, yung masyadong glaring. Sa kwento, ano napansin nyo? He bowed 7 times. He bowed 7 times. Yan, masyadong glaring yung pagkanyang pagkabaw. It's a parang ano eh, parang it's a what they call this? Kumbaga parang a sign of humility. Kasi kung magbabaw ka, usually one time lang, di ba? Ito 7 times. Pero prior to that, eh, ano yung napansin nyo na ginawa ni Jacob as they prepare to meet Esau? So ano yung kapansin-pansin na ginawa niya? May ginawa siyang positioning eh. Pastor, ginawa niya frontliner yung kanyang mga anak. Okay, so paano niya explain? Paano yung pagkaka, kasi sabi dito, dinivide niya yung kanyang mga anak among Leah, Rachel, and the two slave women. Pero sa verse 2, sino ang nilagay niya sa harapan? Yung mga anak ni Leah. Yung slaves, tsaka yung mga anak. Yeah, yung mga slaves niya, na anakan niya, no? At saka yung mga anak ng slaves. Yeah. Sumunod, sino nilagay niya?
Si Leia. Si Leia. Si Leia at yung mga anak ni Leia. Mm. Tapos nasa dulo si Rachel and Joseph. Joseph. Oh. So, bakit? Ano napansin niyo dito? Sa positioning na ginawa ni Jacob? Favorite. Para pinrot. Para pastor, pinotektahan niya si Rachel. Bakit? Pinotektahan si Rachel. Kasi hindi pa maganda. Di ba? Kumbaga, napapansin niyo dito yung ano, yung how Jacob prioritize, no? Mm-hmm. Yung kanyang pagmamahal. Si Rachel. Ano to eh, line up to ng ano eh, ano yung mas mahalaga sa puso niya. Mm-hmm. So obvious na obvious. Kung sakaling mamay masasaktan, bago masaktan si Rachel at si Joseph, mauuna siya. Kasi siya nasa sa unahan eh. He himself went on ahead and bowed to the ground. So na mauna siya masasaktan, mamamatay. Papangalawa yung dalawang stage na naanakan niya at saka yung mga anak nito. Tapos si Leah at saka yung mga anak niya. At huli si Joseph na mamamatay. Diba? So, kumbaga, pinoproteksyonan mo yung pinakamamahal mo. Okay. Pinakapaborito niya. Wala ba kayo napansin dito? Prelude na ng Joseph the Dreamer story? Bakit po nagtampo yung mga kapatid ni Joseph sa kanya? Ay, oo. Diba? Okay. That's a favorite. Exactly. Favorite. Dito pa lang eh. Parang dito kasi, parang sinabi kasi, Jacob, guha kang listahan kung sino yung huling-huling gusto mo mamatay. Di ba? O sa listahan niya, ang gusto niyang huling mamatay si Rachel at si Joseph. Di ba po? Kasi bakit? Yeah. Kung sakaling makakatakbo, ang malaking tsansa na makaligtas si Rachel at si Joseph. So malalim yung history nila. Kumbaga, hindi lang basa-basa nagtatampo yung sampung kapatid ni Joseph dahil nakita nila na paborito to ng tatay niya habang lumalaki. Dahil prior pa lang, pabalik pa lang sila sa Canaan, eh, meron na talagang natatanging pagtingin si Jacob kay Rachel at saka kay Joseph. So bowed down 7 times until he approached brother, no? So 7 beses, no? It signifies ano, what do you call this? It signifies humility, di ba po? Mm-hmm. You bowed down, di ba? Ang ako gusto ko yung ano, yung gesture ng mga Hapon at saka ng mga Koreans na kapag nagkikita sila, nagbabow down. Alam niyo po ba na kapag may na-meet ka na Hapon, tapos nagbow down ka, ano pong gagawin ng Hapon? Bow down din. Magbabow down din, di ba? Pero alam niyo ba na kapag nagbow down ka ulit, magbabow down na yung Hapon. So subukan mo rin magbow down for the third time, magbabow down din yung Hapon. Subukan mo magbuntagilan. Hindi ka rin niya titigilan. Subukan niyo lang minsan. Pag may nakilala kayo nga po, pag-bow down kayo. Tapos pag bow down niya, bow down kayo ulit. Pag-bow down na rin siya. Yeah? Kasi, kumbaga, parang it's ano eh. It's, it signifies respect sa kanila. No? At sa atin naman, may natatangi rin na napakagandang physical gesture. Yung tinatawag nating pagmamano, di ba? So, o kaya, di ba, pag may nag-uusap na dalawa, kanina may dalawang Amerikano doon sa opisina eh, sa district eh, may nag-uusap. Tapos, kailangan ko dumaan sa harapan nila kasi interview na ako eh. Sabi ko, excuse me. Alam niyo yung Filipino, excuse me. Para tumingin sila sa akin. Parang, anong ginawa nun? Hindi naman nila alam yun eh. Kumbaga, hindi nila alam, it's a manner of ano, paggalang, respeto, dahil ayaw natin maabala yung pag-uusap nila. Sila hindi naman nila ginagawa sa kanila. Sa atin, kaugalingan natin yun sa kapagmamano.
No. So ito ay kaugalian din nila na kapag there's something na na-commit ka na mali, you bow down. Remember David? Ano yung reaction niya agad nung nirebuke siya ni Nathan? Nag-bow down siya agad, di ba? So importante, no, ang bowing down. Di ba? All right. So anything else na nakita niyo dito na gusto niyo idagdag? Sa verses 1 to 3. Pastor, parang pinauna niya yung mga panganay. Kasi si Joseph yung pinaka-bunso at that time. Opo. Pero kung titinan niyo, tita, ang pinaka-panganay si Reuben. Anak ni Leah yun eh. So dapat, kung panganay talaga, mauna doon sa mga slaves na anak. Pero lumalabas talaga dito. Pinuna niya yung mga ano, yung mga anak ng katulong, tapos anak ni Leah at saka si Leah. Katuloy muli si Rachel at saka si Joseph. No. Nagkataon naman kasi na si Joseph ang huling anak that time. Kasi may susunod pa dyan eh. Si Benjamin. Manganganak uli si Rachel eh. Dalawa ang anak ni Jacob kay Rachel. Si Joseph at si Benjamin. Yun yung bunso. No. So, yeah, lumago na sila. Anything else na gusto kayong dagdag? Pastor, yung ano, yung pangako sa kanila ng Panginoon na pinangako kay Abraham na from their offspring, so yung heirs nila, yung promise ng Panginoon. That's why I believe Jacob knows that promise. Kaya itong mga offspring, itong mga in the future, kaya ito yung kanyang ito pinoprotektahan din at iniingatan. So makikita natin dito sa kanyang ginawang ano, ganito, kumbaga taktika. But actually he's protecting the offspring or the heirs given unto them. Amen. Amen. Napaka ano, napaka faithful ng Panginoon. No. Kumbaga hindi siya sinungaling eh. Talagang pinatektahan niya yung pamilya ni Jacob. Yeah. So, let's move on kay Allison. Allison, verses 4 hanggang 5. But Esau ran to meet him, hugged him, threw his arms around him, and kissed him. Then they wept. When Esau looked up and saw the woman and children, he asked, "Who are these with you?" He answered, "The children God has graciously given your servant." Mm-hmm. Oh, ano na itong scenario na to? Mag-comment kayo. Ano nangyari? Ano na napansin niyo? Nalubong na siya ni Iso. Diba? Tumakbo, papunta sa kanya. Siguro ba tumatakbo si Iso, kinakabahan si Jacob? Kinakabahan si Jacob ba tumatakbo sa kanya? Pero niyakap siya eh. Diba? Threw his arms around him, niyakap siya, hinalikan siya, at pareho silang umiyak. Okay. Nung pareho silang umiyak, ano kayang reason bakit sila umiiyak? Sige nga, anong reason ni Jacob ba't siya umiiyak? Anong reason ni Esau ba't siya umiiyak? Yung wounds, wala na. Ano yun, James? Namiss nila isa't isa kasi magkapatid naman sila eh. Yes, na-miss nila ang isa't isa. Ayan. Isa sa ano, isa sa mga magkapatid na hinahangaan ko tong si Tyron at saka si ano eh, si CJ. Oo, kasi halimbawa napansin ko pagkakain sila, hahanapin niya 'yung isa. Oh, si Kuya, kumain na ba? Parang ganoon, parang sweet sila sa isa't isa. Kasi nainggit ako sa kanila, hindi kami ganoon magkapatid eh. Kumbaga, diba? Ito, na-miss nila isa't isa, so talagang umangat yung magkapatid nila. Ano yung sinasabi mo, Tita Lenlen? Wala na yung hatred. Wala na yung hatred. Natakpan na ng panahon. Natakpan ng panahon. Sabi nga, time heals the wound. It helps, yes. Pero, ang tanong ko, totoo yun eh, bakit umiiyak si Iso, pero siyang rason, bakit umiiyak
si Jacob, meron siyang rason. Na-realize nila walang kwenta yung galit. Mm-hmm. So nangibabaw yung pag-ibig. Yes. Oh, si Iso muna, bakit sa palagay niyo bakit bukod sa na-realize na walang kwenta ang galit, pag-ibig na lang, patawarin ko na itong kapatid ko. Pero ba't siya umiiyak? Anong reason niya? Yung error niya, yung mali niya. Mm-hmm. Na-miss niya yung kapatid niya, tapos na-realize niya, teka, masyado atang harsh yung pagbibintang ko dito sa kapatid ko at tinakot ko buong buhay niya. Di ba? Kasi lumayo si Jacob eh. So, yung guilty niya as a his own blood, because of his madness or because of his hatred, na-realize niya na nag-suffer yung isa. Mm-hmm. So tandaan niyo itong si Iso, malapit po kanino? Sa tuhin niya, pangalan? Yan o si... Pangalan ng tuhin niya. Hagar. Mm-hmm. Pangalan? Si Ish. Si Ishmael, di ba? Malapit siya doon. Ishmael. Oo. So, dito, na-realize niya na, kumbaga, parang naiyak siya. Dahil, sabi niya, mangibabaw na lang ang pag-ibig, hindi may galit. Pero, bottom line, isa sa pinaka matinding rason bakit iniiyak itong si Iso. Dahil, kinausap siya ng Panginoon. No. Kumbaga, pin-repair ni Lord yung heart ni Iso, no, na magkaroon ng change of heart towards his brother. Dahil bakit? Base sa sinabi ni Pastor Bert. Promise. The promise. So hindi hahayaan ng Lord na magkasakitan yung dalawa. Dahil remember, pag nasaktan ni Iso si Jacob, no, maapektuhan yung promise ni Lord to protect Jacob. But wait, remember, sino ba si Iso? Anak din yan ni Isaac. Part din siya ng promise. Hindi rin siya pwedeng masaktan ni Jacob. Kasi pag si Jacob, kinanti mo, gaganti yan. Siyempre, pagtatanggol niya yung ano niya, yung pamilya niya. So, ayaw manalo ni Lord ang enemy laban sa kanyang mga anak. Di ba po? So, importante buksan natin ang isipan natin. Matuto tayo magpatawaran. No? Lalo na sa mga kapatid natin. Minsan, kung may mga matatagal na tayong tampuan sa kapatid natin, yung mga inaabot ng 30 years, 40 years, nagkabaranggayan pa kayo. Di ba? O kaya, kung, ang away nyo, kung sino ba nakakuha ng pintas ng nanay nyo, or sa mga ganun lang ang away. O kaya, yung kalahating lupa, eh, hindi kayo nagkasundo. O kaya, narinig mo na na-achieve siya o ano pa man. Minsan, lalo na sa Pilipino, minsan yung samaan ng loob umaabot ng dekada eh. At lumilipas ang panahon habang tayo humihina ang katawan natin, namumutawi ang galit sa bawat isa. Dito pinakita ng Panginoon na kumbaga dapat mangibabaw ang pag-ibig sa inyo. O punta tayo kay Jacob. Sa tingin nyo, bakit naman siya umiiyak? Bukod sa pareha sa dahilan, mayroon siyang isa pang rason. Ba't siya umiiyak? Hindi siya sinakta ni Iso. Oh, exactly. Malapit na. Oh, malapit na. Sige, pinatay. Ha? Hindi siya pinatay. So, siyempre, masaya ka. No? Kaya siya umiiyak dahil sa sobrang takot. Kasi tandaan nyo, yung tre, panahon pa yun nung nagkahiwalay sila, di ba? Eh, ilang taon na yon? Mga 20 years na siguro after. 20 years kasi 20 years siya nag-work kay Laban. Oo, so imagine nyo, 2022 ngayon. Parang ito ay 2020 pa. Or 2002. Nasaan ka noong 2000? Year 2000, yung Y2K. Alala nyo yun? Magugunaw na daw yung mundo kasi Y2K. Hindi daw mabubuo yung computer, blah, blah, blah. Diba? 20 years ago, nasan ka? Imagine mo yun, sa tagal ng 20 years na yun. No? Imaginein mo, baby pa lang siguro si Allison noon. So, wala pa si Allison noon. So, baby pa lang si CJ noon. Diba? So, ang tagal-tagal na noon. Diba? Sobrang tagal na.
hanggang ngayon, takot na takot ka pa rin. Diba? Finally, after 20 years, sinagot na ng Panginoon yung panalangin mo. Naligtas ka na. Wala ka nang dapat ipangamba. Alam mo yun, parang di ka makapagkatulog, dahil papatayin ka ng kapatid mo. Parang ang laking relief sa kanya. So umiiyak siya sa tuwa. Diba? Kasi finally, nakita niya yung kapatid niya, na-miss niya, at saka importante, ay pinatawad na siya ng Panginoon. Diba? Ay pinatawad na siya ng kapatid niya. So, kaya siya mangiyak-ngiyak. Diba? Talagang, ay, salamat. Tapos na yung problema ko. Kasi matagal niya ng problema yan eh. Yung kay Iso eh. Pasan niya yun eh. Ano po? Pasan. Yeah, pasan niya yun. Baggage niya yun. Yeah, exactly. Baggage niya. Ayan. O, hindi ba masarap ang pakiramdam kapag may tampuhan kayo magkapatid eh, nagkaayos kayo? Oh, di ba, halimbawa, magkapatid kayo sa dugo. O kaya magkapatid kayo sa pananampalataya. O kaya magpinsan kayo, magkaibigan, magkaklase ng college, magkasosyo sa negosyo, magkasama sa church, o close kayo sa ministry. Halimbawa, parehas kayong nasa piging, di ba? Sa katampuan kayo, sa kabati kayo, o di ba? O mga ganun, ano? Kumbaga na malaking bagay, parang merong relief. Kasi kapag kami samaan ng loob, para bang may heaviness sa puso. Di ba? Napansin niyo yun? Hindi, parang ang hirap mag-move. Gumalaw. At saka tandaan niyo, hindi ka magiging productive. Kumbaga, mas maganda na may trading ang Edom at saka Israel. Kasi si Iso, naging Edom yan eh. Naging bansa din siya. No? Katabi rin ng Israel. In fact, in the future, mapapansin niyo, naging kaaway din nila ang Edom. Yung mga Edomites, no, naging kalaban din nila yan. So, sige, balikan natin yung kwento. So, sabi niya dito, nung nakita sila ni Iso, no, at nakita yung mga babae at mga anak, ang tanong niya, aba, sino to mga to? Sabi niya ganun kay ano, kay Jacob. Ay, sumagutong si Jacob, sabi niya, the children God has graciously given your servant. Ayan. Pagka ba tinitingnan niyo ang mga anak niyo, how do you look at them? Parang, how do you... Kasi sa kulturang Pinoy, pagka binida yung anak, ah, ito yung anak ko, yan si James. Oh, graduate yan ng ano, accounting. Oh, pag laki niyan, kayaman yan. Yan, nangahango sa akin sa hirap. Di ba? Mga ganun, minsan sa kultura. Oh, eto naman tong isang anak ko. Yan, bata pa lang yan. Pinag-ipunan ko na ng pampiyansa yan. Diba? Parang may branding-branding eh. No? Itong isa, okay. Itong isa, hindi. Di ba? Pero sa totoo lang, bilang mananampalataya, kasi tapos na tayo din sa ganung issue. Di ba? Pero bilang isang believer, how do you see your children? Di ba ang gandang pattern na sinabi ni Israel? Ano sabi niya sa kapatid niya? Sabi niya, ito yung mga anak ko na bigay, no, ng Panginoon graciously, by grace, no, sa servant mo. Niya inaalis talagang servant mo, ano, Iso. Boss Iso, parang ganun. Boss, parang sinasabi niya ganun. Bigay ito ni Lord, parang ganun. Give sila sa akin. Do you see your children as gift from God? Yes. Amen. How about you, Tita Pepot? Yes. Your children as gift from God? Amen. Yeah. O imagine mo, si Tita Pepot, may bago siyang anak na dating. Pinagugas mo na ba ng pangalan si Faith? Di ba, gift from God? Di ba? How about the others? Do you see your children as a gift? Nalala ko, Pastor. Nalala ko si Faith, bagong panganak. Eh, si Ben galing sa... Bagong panganak si Faith, Tita? Hindi, nung bagong pinanganak si Faith. Ah, okay. Tapos dumating si Ben galing sa Saudi. Mm-hmm. Sabi niya kagad kay Faith, ito lalaki to, singer. Sabi niya, singer nga. Singer nga.
Yeah. So nakakatawa, 'di ba? How about the others? How do you see your children or child? Do you see them as a gift from God? As a blessing. As a blessing. Oo. Ang anak naman natin iba-iba eh. Iba-ibang ugali. 'Di ba? Iba-iba ng style, kumbaga. Pero lahat 'yan mahal natin, 'di ba? So yeah. Minsan meron ka lang napapabura ng konting isa dahil masunurin. Yung isa medyo kasi may iba rin kasi na approach ang anak eh. Ba, sinabi mo, magugas ka ng pinggan, may sasagot, wait lang, di ba? May sasagot naman. Mamaya, di ba? Okay, may sasagot naman. O sige, gagawin niya na, agad-agad. O merong sasagot, nakangiti, may sasagot, nakasibangot, may halong dabog, di ba? Iba-iba. Pero mahal mo lahat 'yan, di ba? Oh, pag binilan mo naman ng Jollibee, pare-parehas lang din ang bilin mo diyan, di ba? So, kumbaga gift kasi ang mga anak galing sa Panginoon. Di ba? Hindi sila investment na mag-iinvestan natin, papaaralin natin para pagtanda natin eh sisingilin natin. Yung bang alam mo yung mga Pinoy na kinokonsensya yung mga anak. O ikaw, pinaaral kita, di ba? Sabi nga ang una daw budol-budol gang yung mga nanay. Eh. Dahil kapag ka, pagka Pasko, nakapamasko yung bata, nasabihin sa anak, gusto mo ba itago ko muna yung pera mo? Tapos yung anak naman ipapatago. Tapos pag kailangan na ng anak yung pera, sasabihin. Wala na gastos. Oh, tatay, nanay, naasa na yung pera ko, kailangan ko. Sabay ang banat daw ng magulang. Eh, teka. Pera mo? Ayun. Na, gusto mo ba singiling ka pa kita sa board and lodging na tinitira mo dito? Gusto mo ba singiling pa kita sa tuition fee mo? Gusto mo parang ganun eh. Pastor, kagaya kanina sa board. Kasi may tawag ng tawag si Hazel dito. Kasi siyempre nalulungkot na wala yung ate niya. Mm-hmm. Tapos sabi niya kay Faith, ate, gusto kong bumili ng treadmill daw. Mm-hmm. Meron na sila ng bicycle. Tapos sabi niya, magkano ba yan? Mga 7,000 daw ganyan. Sabi niya ganyan. Tapos sinabi sa akin, mm-hmm. Mama, gusto daw ni Hazel bumili treadmill kasi para mag-exercise sila. Sabi ko, magkano? 7,000. O sige, kumuha ka na doon sa bag po. Ganyan. Sabi ni Faye. Naku, nabudil mo na naman si Mama. Sabi ko, hindi. Kasi, Faye, sinagot ko naman yung kalahati ng ticket mo. So, bigyan ko din ang favor si Hazel at si David. Mm-hmm. So, tuwa naman siya na hold up doon naman daw ako. Pero na parang equal lang ang treatment mo. Ganun. Yeah, equal lang treatment. Mm-hmm. Oo. Yeah. So, blessing, no? Pinakita lang ni Jacob. Bukod sa... Kasi tandaan niyo, yung present niya yung kanyang mga nakuha sa Panginoon na mga lamb, na mga yung flocks niya, yung herd niya, yung mga servants niya. Yumaman talaga si Jacob eh. Pero present niya yun, pamimigay niya na yan. Kumbaga, di baling kunin mo na yan, wag mo lang saktan yung mga asawa at anak ko. Pero nung tinanong yung anak niya, no, ang sabi niya, ito lahat ito graciously, no? Ay regalo sa akin ng Panginoon. Di ba? Napakagandang pakinggan, di ba? Oh, sige, move on tayo. Birthday girl. Ayan. So, makikibasa po 6 to 8. Excuse. Okay. Then the slave and their children approached him and bowed down. Mm-hmm. Leah and her children also approached and bowed down, mm-hmm. and Joseph and Rachel approach and bow down. Mm-hmm. So Esau said, what do you mean by this whole procession? I met to find favor with you, my lord, he answered. Ayun. Now, ano napansin nyo? Ano napansin nyo sa usapin natin? Di ba? So, tinawag niyang lord sino? Esau. Si Esau. Tinawag ni Jacob na lord si Esau. So nagpapakita siya ng utmost respect, di ba? So pero dito sa verse 6, di ba? Sabi dito yung slaves, no? At saka yung mga anak nito na nasa harapan, nagbow down. Leah at mga anak niya nagbow down. At si Joseph at si Rachel nagbow down.
nag-bow down kay Iso, no? So after niya, tingnan niyo yung scenario, ha? After niya mag-bow down ng 7 times, lahat na nasa likod niya nag-bow down. O, ano ibig sabihin mo? They consider Iso as the yung rightful. Mm-hmm. Rightful sa yung pang sa, ano sa panganay na ano. They considered Iso as an earthly lord or earthly king kasi nag-bow down sila dahil ang ibig sabihin that time, that moment in time merong karapatan si Iso na buhayin sila o patayin sila. Kumbaga, nasa kamay ni Iso, nasa decision making niya if he will kill the entire Israel or kasi kumbaga parang he has the right dahil matagal niya nang pinaplano 'yan eh, di ba? Or patawarin mm-hmm. sila. And these people are seeking for what? Forgiveness. Forgiveness na mali ng tatay nila. So, ano-ano yung pwede natin matutunan? Una, kahit mali ng tatay mo, pwede kang tamaan. Ano man ang kinalaman ng mga bata sa mali ni Jacob, sa pandarayan ni Jacob. Pero, pwedeng matransfer, pwede kang maapektuhan kahit mali ng nauna sa iyong generation. Pangalawa, this signifies na importante na tayo ay mag-bow down, no? Kung meron tayong mali, aminin, humble yourself, mag-bow down. Lalong-lalo na sa Panginoon. Kasi earthly Lord lang eh. Ang tawag niya, Lord. Pansin nyo, hindi capital L, capital O, capital R, capital D. Hindi ganun ang spelling. All L-O-R-D lang. Ibig sabihin, yes, my Lord, no, parang sa mga British, 'di ba, yung mga ano, yes my lady, yes my lord, parang gano'n, no. Kumbaga dito pinapakita niya na nagbabaw down siya at siya ay gumagalang dahil in your hands, nasa kamay mo ang aking kaligtasan. O eh, 'di ba, ganun din naman tayo sa ating mga pagkakamali at tumingi tayo ng tawad sa Diyos dahil nasa kamay niya ang salvation. Alam niyo ba na walang namang forgiveness kung walang repentance? Do you agree with that? Kasi minsan taken for granted ng mga tao eh. Akala nila, di ba, eh, papatawarin din naman ako ni Lord. Magpakasarap na ako ngayon, sabay hingin na lang ng tawad sa dulo. Ingat-ingat tayo sa ganong attitude dahil walang forgiveness kung walang repentance. Yun ang katotohanan sa mundo na to. Hindi ka pwedeng patawarin kung hindi ka humingi ng tawad. Di ba po? O. Di ba, may nagkamali sa'yo. Paano papatawarin kung di na lumalapit sa'yo tapos di naman nahingi ng tawad? Di ba? So, ganun din yun. Di ba? Alam niyo, sa amin, sa mga, sa, ang tatay ko kasi Kapampangan at saka yung mga kamag-anak namin sa Pampanga, particular ang mga Kapampangan sa pagmamano. No? Tawag dyan eh, alam nyo, kung gaano ka particular, tuwing magkikita, no, minsan nga nagkakadoble-doble pa eh. No, ganun yung training sa amin. Tuwing magkikita, pansinin nyo, kumikilala kayong Kapampangan, pansinin nyo tong ugali nila. Tuwing magkikita, lalo na it's either ang kaharap pare, mas matanda sa kanila, o kaya pastor, o kaya kamag-anak na mas matanda, or even mga ninong, ninang, or kahit boss, mga ganun, laging nagmamano ang mga Kapampangan. Ewan ko, napapansin nyo, pag nakikita ni, nung unang panahon, presidenta pa si Gloria Macapagal Arroyo, pag nakita siya ni Senator Dito Lapid, pansinin nyo sa TV, laging nagmamano si Dito Lapid. Oh, eh di ba hindi naman magkalayo yung edad nila. 'Di ba? So ang tawag doon ay maniniklod, no? Magsiklod po, Siklod po. Tama po, Pastor Bert, na siklod.
Si Claude, yeah. Yeah. Si Claude. Oh, si Claude. Oh. Si Claude. Yeah. Si Claude, so, Pastor. Actually, yung si Claude, you have to bow your knee. Pero kapag kinuha mo yung kamay niya, as if na you are making that gesture that you are bowing down. Your knee. Si Claude means knee. Si Claude. Knee. Oh, parang tuhod. Parang maniniklod. Maniniklod. Parang ganun yun eh. Maniniklod. No? Pero parang pinabilis si Claude. Pagka po, ano kasi sa Kapampangan, pag nakakita ng matanda, no, yun ang training si namin. Pabata kami. O sasabihin na sa amin ng matatanda, o, ano, masiklod kayo, masiklod. Parang, kumbaga, ibig sabihin, magmano ka. Hindi mo gagawin yun, may batok ka. Yeah. Basta sa kayo sa Pampanga. Kahit kami, sa, nasa Manila na. Hindi kami naman, hindi naman kami pinanganak or lumaki sa Pampanga. Eh. Pag hindi mo ginawa yun, may batok. Pastor so, Jeff, saan ba kayo sa Pampanga? Arayat po. Arayat. Arayat. So, nakalakihan na namin kahit na matatanda na kami. Kahit ngayon, no, nagmamano kami. No? Lalo na pag in authority or kahit mas matanda pa, ako, pero in authority, mas bata, magmamano kami. Ganun sa kultura namin. Parang, kumbaga, although hindi siya ganun, hindi lahat ganun ng Pilipino, ganun. Pero particular din napansin ko yun sa Kapampangan. Mataas yung kanilang pagpapahalaga sa respeto. No. Tama pa sa Bert. Ano masasabi niyo doon? Palagi po yun pag dumadalaw sa mga kapatid. Yeah. Palagi pong nagmamano. Yeah, mapupudpud ang noo mo. Lalo na family reunion pa sa Bert, no. Yeah. Kaya may kasalan, no, kaya piyesta or whatever. Nako, pudpud ang noo mo. Lahat kasi yun, namamanuhan mo. Kaya kahit yung ano, halimbawa, ano ka na, sabihin mong 15-year-old ka. Pero, may, ang Kapampangan, may ganito eh. Pero, yung isang bata doon, mas mataas ang dugo sa'yo. Lumalabas, tsuhin mo siya. Magmamano ka doon. Oh, ganun sa Kapampangan. Malaki ka pa, matangkad ka pa, may bata sa'yo, mga 10 years old lang. Tapos ikaw ay 15 anyos na. Sasabihin talaga sa'yo, oh, tsuhin mo yan. Maniklod ka dyan. May ganun. No, at so, saka, Pastor, mataas ang respeto nila sa panganay. Yep. Totoo yan. Diba? Totoo yan. Kasi nakita ko yun sa father ko, lahat ng kapatid niya, apat sila lahat yun, nagmamano sa daddy ko. Mm-hmm. Yan, totoo. Ang respeto nila. Totoo yan. Minsan, in-invite ako sa marketing society ng Polytechnic University of the Philippines bilang speaker. So sa conference na yon, pagpasok mo doon sa university, merong streamer na malaki, no? Nakalagay yung pangalan ko. Tapos may nakabasa. Ako yung speaker, may nakabasa. Diwa, sabi niya, siguro ka mag-anak ko to. So pagkatapos kong mag-speak, bumaba ako ng stage, may lumapit sa akin, ano, college student. Nagmano sa akin. Hindi ko naman siya kilala. Alam niyo, ba't nagmano? Kasi po, sabi niya, parehas tayo apelido. Eh. Pinakita niya yung ID niya sa akin. Nagmano siya sa akin. Pero hindi ko siya kilala. Hindi niya naman ako kilala. Pero parehas lang kami apelido. Pero nung nagkaroon kami ng reunion sa Pampanga, nagkita kami doon. Ang tatay ko pala, tsaka tatay niya, magpinsang buo. So, kumbaga, kaya ano. Pero, mapansin mo, nagmano yung bata. Di ba? Hindi ko naman siya kilala. Di harang, ganun yung ano, ganun yung parang level ng respect, no. At totoo 'yan, pag panganay, mataas ang respeto, no. Kahit na parang si CJ at si Tyron lang, halos 1 year lang yung difference nila. Yung kahit ganun, mataas yung respeto pa rin sa panganay. Kahit kambal kayo, nauna ka lang ng 1 minute, mataas yung respeto sa iyo, no. Parang ganun. So dito pinapakita ni ano, Jacob, na talagang properly trained na ng mga tao mula asawa hanggang mga anak na make sure to show respect. No? Kasi nasa kamay niya ang buhay natin. Okay, ito tao lang. May nagawa kang kasalanan. Pero how much sa Lord, di ba? May nagawa tayong kasalanan. Di ba maganda kung may nagawa tayong kasalanan sa Panginoon na humingi tayo ng tawad and show respect. Di ba? Kasi nasa kamay niya yung buhay natin. Anytime pwede siya mag-decide na kunin ito, tapusin ito, ilagay tayo sa hell o ilagay tayo sa heaven.
Di ba? It's only right na ipakita natin ang kanyang ang utmost respect sa Panginoon. No, kaya importante tuwing Linggo, huwag tayong absent kasi pag Linggo, respeto 'yun eh. Pagpapakita ng respeto natin sa Panginoon, no. Kung hindi ka po pwede kahit sa ano yun, sa Facebook, sa YouTube, yung bang alam mo spiritually present ka at talagang nagwo-worship ka sa Panginoon, di ba? Kasi that's how you show respect sa Panginoon. Kaya nga ang tawag eh the Lord's Day, di ba? Good evening, Brother Ine and Brother Kiko. Yan, they recently joined us. All right. So ni ano, yung pag-submit niya kay ano, kay Iso. Mhm. Go ahead. Ulit Sister Darren, medyo nag-choppy ulit. Isa rin sa pinakita ni ano ni Jacob, yung submission niya ba, yung pag-submit niya kay Iso. Mhm. Yeah, kasi importante rin kasi ang modeling eh, no? I mean, paano kung ano yung kumbaga reflection din tayo ng mga anak natin eh, no? Na kumbaga importante makita nila sa atin. 'Di ba? Na ba, sabi ng tatay ko, lumalaki kami, magsimba kayo, magsimba kayo. Pero buong buhay namin hindi namin nakita nagsimba yung tatay namin. Oh, pero magkaiba pa rin na pangunahan mo, 'di ba? Na talagang ikaw ang magdadala sa kanila sa simbahan para makakilala sa Diyos. 'Di ba? Pero sa dulo, anong sabi, no? Anong ibig sabi ni Iso sa verse 8? Anong ibig sabihin nitong prosesyon na 'to, no? Sabi ni Jacob, to find favor with you, my Lord. 'Di ba? So tingnan naman natin sa higher ano perspective. Napansin niyo bakit 'di ba may procession yung mga Katoliko? Alam mo yung ano ba sa taga prosesyon? Kasi yung prosesyon 'yan, 'di ba? Yung naglilinya-linya yung mga ano yung mga santo, 'di ba? So, kumbaga somehow, sabi ng mga kapatid nating Katoliko, ang ibig sabihin ng procession is to find favor with God. 'Di ba? At same thing din, no? Yung kanyang procession na yon, tapos sabay-sabay pag-bow down doon kay Iso, is to find favor sa Panginoon. No? Sa kanilang Panginoon na si Iso. No? Alright, move on tayo. Sister Darren, makikibasa po, 9 to 11. I have enough, my brother, Esau replied. Keep what you have. But Jacob said, no, please. If I have found favor with you, take this gift from me. For indeed, I have seen your face, and it is like seeing God's face, since you have accepted me. Please take my present that was brought to you, because God has seemed gracious to me, and I have everything I need. So Jacob urged him until he accepted. Mhm. So, tumatanggi na si Iso kasi successful naman siya. Sabi niya, okay na tol. Meron ako. Alam niyo 'yun. Parang yung kapatid mo inaabot naman ng pera. Di okay na. Sige na, meron ako dito. 'Di ba? Parang ganoon 'yan eh. Tago mo na 'yan, sabi ng kapatid mo, 'di ba? Pero sabi ni Jacob, "No, ne, tanggapin mo kasi I have found favor with you." 'Di ba? Kung tingnan mo to sa ano sa parallel ng relasyon mo sa Diyos. 'Di ba? Kailangan ba talaga ng Diyos yung tithes and offering mo? Nope. Meron ba siyang ano doon? Ano ngayon halimbawa pag sama-samahin natin yung tithes and offering natin, ibigay natin kay Lord. Wala pa rin sa kalingkingan ng kung anong meron siya. 'Di ba? Kasi nga in tithes and offering mo, probably what, 10% of what you have, or 11 or 12, I don't know. Pero remember, he's the giver of the entire 100%. So bakit niya kailangan yan? Ang kailangan niya ay yung puso mo, yung pagsunod ng puso mo. Di ba? Kung tutusin, sabi ni Jacob, my Lord, earthly Lord, Iso, dahil nasa kamay mo ang buhay ko, may I find favor sa'yo, ibibigay ko sa ito as an act of offering. No, sabi naman ni Iso, no, I'm good, I have enough.
Remember, Esau is just an earthly king, earthly lord. How much more ang Panginoon? Diba? Obviously, sa totoo lang, hindi ko naman kailangan, no? Halimbawa, ako si Lord, hindi ko naman kailangan ng ano, ang 10% or whatever you have. Pero ang kailangan ko talaga, yung puso mo na nagsasabi na willing kang mag-sacrifice. Yun ang gusto ng Diyos. Di ba? It's all about your heart. So, dahil doon, si Esau, lumambot talaga yung puso. Si Jacob, nakakuha ng pabor, no? Sa mata ni nitong si ano, si Esau. Di ba? So, yan. Sabi niya, please take my present that was brought to you because God has been gracious to me and I had everything I need. So Jacob urged him until he accepted. All right. Sister Pepot, verses 12 hanggang 14. Move on na daw, sabi. Okay, then Esau said, let's move on and I'll go ahead of you. Mm-hmm. Jacob replied, my Lord knows that the children are weak and I have nursing flocks and herds. Mm-hmm. If they are driven hard for one day, the whole herd will die. Mm-hmm. Let my Lord go ahead of his servant. Mm-hmm. I will continue on slowly at a pace suited to the livestock and the children until I come to my Lord as seer. Okay, maganda to. Interesting tong pangyayari na to. No? Ano napansin nyo? Napaka-interesting nito. Sabi ni Jacob, ay sabi ni Esau, halika na. Move on na tayo. Kalimutan mo na yan. Biyahe na tayo. Ang sabi ni Esau, ayan mo ako mauna. At ililid ko kayo. Anong sabi ni Jacob? Eh, my Lord, sabi niya gano'n. Bossing, amo. Pwede bang ako mauna? Kasi pagka sumunod kami sa'yo, madadrive hard yung flock ko. Meron akong mga matanda, may babae, may bata, meron akong mga hayop. So mamamatay sila, hindi sila makaka-keep up sa'yo dahil mabilis, kabayo, blah, blah, blah. Kasi army yung dala ni Esau. Eh. No? Hayaan mo ako mauna para mag-survive kami sa daan. Bakit sa palagay nyo na ginawa ni Jacob yan? Kasi go ahead. Usually, ang leader nasa unahan. Okay. Mm-hmm. Ikalawa, yung danger, usually, ang atake, hindi sa harapan, sa likod. Okay. No, that's a good point. Yes. How about the others? Bakit sa palagay niya sabi ni Jacob, mauna na lang po ako? Huwag po kayo. Bukod sa reason niya na, sabi niya, ang reason niya, pag sumunod kami sa inyo, mabilis kayo, mamamatay yung mga susunod dahil kailangan nila mag-keep up, bibilisan din nila yung takbo, yung lakad. So, may hirapan. Pero bakit? Bakit sinasabi niya na ako na lang mauna, Esau? Ako na mag-lead sa pupuntahan natin. Bakit? Ano yung main reason ni Jacob? Siya pa rin ang bless. Ano pa? Siya pa rin ang bless. May isang commentary yan sabi kasi kumbaga it shows na si Jacob talaga ang chosen at he'll be leading, no? It's a picture of Israel leading, no, the other nations or the Edomites, no? Pero may isang magandang rason eh, no, bakit niya pinipiling mauna. Again, pansinin niyo mabuti. Base dun sa mga nangyari. Ah. Para hindi sila atakihin. Galing ni Tita Lenlen talaga. Oh. Kasi tandaan niyo, okay, pwede kasi, okay, ganito. Ah. Sabi nga nila, may kasabihan tayo mga Pilipino, ang magnanakaw, takot sa kapwa magnanakaw. Di ba? Ang tulisan, takot sa kapwa tulisan. Ang babaero, takot sa kapwa babaero.
Ganun yun eh. Di ba? Pagka daw ang tatay babaero at kami, pagtas may nanliligaw daw na babaero sa anak niyang babae, yun, maglilinis na daw ng barilyan doon sa harapan nung ano, habang nanliligaw yun. Ano. So, ibig sabihin, natatakot siya doon sa babaerong nanliligaw sa anak niya. Di ba? So, tandaan nyo, itong si Jacob ay deceiver. So, takot siya sa kapwa deceiver. Mataas yung kanyang antena na kung sakali, baka hindi pa baka dinideceive lang siya ni Iso na pag nauna si Iso, ay meron pang isang pangkat na tatambang sa kanila at pwede silang patayin. Kasi tanda niyo, pag nauna si Iso, nakasunod si Jacob, no? Tapos, paglagpas doon sa tatambang, pupunta sa likod yung tatambang, mapupunta sila sa gitna. Diba? Matatrap sila sa gitna. Kumbaga, strategic war. So, hindi na makakatakbo si Rachel at saka si Joseph. Trap na sila. Diba? Mauna si Esau, husunod si Jacob. Tapos, paglagpas ng tatambangan, meron na naman pupunta sa likod, itatrap sila sa gitna. So, ibig sabihin, nagsisigurado itong bida natin. Nagsisigurado siya na hindi siya lulokohin ni Iso. Although wala namang intention si Iso. Hindi siya tatraido rin. Hindi siya tatraido rin. Di ba? Kumbaga, matalino. Kumbaga, yun na nga, ang tuso, galit sa kapwa tuso eh. So, you make sure na hindi ka magugulangan. Di ba? So, tandaan niyo ah, ginulangan niya yung kapatid niya. So, dito, he's just making sure. Yeah, na hindi siya gugulangan ni Iso. Di ba? Kumbaga, no. So tingnan naman natin in our perspective, no. Ba, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, di ba? We need to make sure din na kumbaga we will not go back doon sa ating maling ginagawa. Kasi you need to turn away from your sin. Kasi you need to understand, no, kapag pinatawad ka, si Iso pinatawad na si Jacob eh. No. Kumbaga, ang Lord pinatawad ka na sa kasalanan mo. You need to be reminded palagi, you were justified, you were washed, you were cleansed. So, hindi mo na kailangan mapraning. 'Di ba? Malinis ka na eh, maayos ka na, 'di ba? So, kumbaga justified ka na ng Panginoon. Ang sabi nga ng Biblia, the old has gone, the new has come. Bago ka na, 'di ba? Etong si Jacob, bago na eh. Israel lang ang pangalan niya, di ba? Oh, so, kumbaga, hindi niya na dapat siya mapraning, di ba? So, hey, Pastor. Lucky, ano siya eh, tumanda siya kay Laban eh. Yes. So, good perspective, yeah. Nandun pa rin yung pagiging alert niya. Mm-hmm. Kumbaga na yung mind niya gan na train na siyang hindi siya magtitiwala eh kahit kanina. So tandaan niyo ah, dineceive din ni Jacob si Laban, si Laban nung umalis siya kay Laban. Dineceive ni Rachel si Laban. So, these are all about deceptions, di ba? So nagsisigurado lang ba? Ah, mahirap na eh, baka mabatukan ka patalikod eh, di ba? Maisahan. Okay. Go ahead, Anastasia, nagtataas lang kamay. Medyo nagulan lang po ako, Pastor, kasi sabi po doon sa 14, let my Lord go ahead of his servant. So ibig sabihin po ba noon, siya po, si Jacob po, nagpapauna kay Iso o gusto po niyang mauna kay Iso? Mauna si, ano, si Iso. Mauna si Iso. Mauna so, si Iso po yung pinapauna niya, di po ba? Oo. Okay. Tama po. Oo, tama. Yeah. Mali ako. Akala ko pinapauna niya siya. Yeah, thank you. Kung nakatalikod kasi si, ano, si Iso, dahil nauuna siya. Kung haharap siya at aatakihin niya si ano, makikita ka agad ni... Yeah, exactly. So, teka, ayusin ko. Ang pinapauna ni
ni Jacob, si Iso. Okay? Sabi dito sa commentaring binasa ko, just to make sure na he has a good sight of everything. No? So mali ako kanina kasi I thought mauuna siya para, you know, hindi para protektahan siya. Pero para nga mas meron kang magandang sight pag nasa likod, nasa nakatalikod sa iyong kalaban mo. So, yeah. Pero same thought pa rin. Just to protect his family. That's the idea of ano, itong sumulat ng commentary. Sabi niya, he's just making sure, ang sabi dito, he's just making sure about the salvation of his family. No? So, parang ang parallelism, we need to make sure of our salvation, no, that we don't go back doon sa mali nating gawain, no, at para kumbaga hindi na tayo maisahan ulit, di ba? Kasi siyempre, deceiver versus deceiver. Thank you, Aldrin, for pointing that out. So nasa unahan ng no, pinapauna niya, sabi niya, let my Lord go ahead of his servant, mauna na po kayo, no, just to make sure to have a good point of view of what's going on. Thank you. Ayun na, Pastor, yun yung anticipation yung ano ni Jacob. Exactly. Anticipation. He's just anticipating of whatever can happen na hindi maganda at hindi papabor sa kanyang pamilya. Di ba po? No. So, lahat naman tayo, ganun ang gagawin. All right. Okay. So, Aldrin, ikaw nang bumasa. Verse 15 to 17. Iso said, let me leave some of my people with you. Mm-hmm. He replied, why do that? Please indulge me, my lord. Mm-hmm. That day, Iso started on his way back to Seir. But Jacob went to Sukkot. Mm-hmm. He built a house for himself and shelters of his livestock. That is why the place was called Sukkot. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano sabi ni Iso? Ano napansin niyo? Ano sabi ni Iso? Mag-iwan ako ng tao sa'yo. Baka gawing spy. Ano yun, ha? Or baka pag natutulog sila, pagpatayin sila ng iniwan na tao ni Iso. Anong sagot ni, ano, ni Jacob? Oh, ba't kailangan pang gawin yan? Paliwanag mo nga sa akin, my lord. No? Tapos naghiwalay sila. No? Bumalik si Iso sa Seir. Si Jacob naman pumunta sa Sukkot. Okay. Last. Sayo na natin to. Bigay natin kay kay Brother James. Brother James, makibasa. Baba si Brother James or si CJ at Brother James. Verse 18. After Jacob came from Padan, he arrived safely at Shechem in the land of Canaan and camped in front of the city. Mm-hmm. He purchased a section of the field where he had pitched his tent from the sons of Hamor, Shechem's father, for 100 pieces of silver, and he set up an altar there and called it God, the God of Israel. Amen. Amen. So nagiwalay na silang magkapatid, di ba? Pumunta na siya doon sa Canaan. Pagkatapos, ano yung unang-una niyang binili? Ano yung minana niya doon sa ugali ng tatay niyang si Abraham, sa lolo niyang Abraham at saka kay Isaac? Diba? Ano yung kadalasan nilang ginagawa? Exactly. Pansin niyo ilang beses nag-build ng altar si, ano, si Jacob. No? Bumili siya ng lugar para mag-build siya ng altar. Okay, sa present day, no, God is asking us to also, wherever you go, to build an altar. Hindi ito yung physical altar, no? Kaya minsan yung mga kapatid natin, yun ang iniisip nila, physical altar ko. So tatawag ng karpintero, papagawa ng altar, maglalagay ng ano, di ba? Hindi ito physical altar. God is calling us to build an altar, no? He's calling us to worship, no? So halimbawa, tinawag ka ng Panginoon dito sa Amerika at ikaw ay estranghero sa lugar na to. He's calling you to build an altar, kagaya ng ginawa niya kay Abraham, Isaac, and Jacob. Ang ibig sabihin nun, mag-establish ka ng magandang relasyon sa Panginoon mo. No? At doon sa lugar kung saan ka tinawag, build an altar. Baga, start living a Christian life. It's not about religion, it's not about building a physical altar.
Pero find a place. No? Find a place where you can worship in spirit and truth ang Panginoon natin. Para sa akin, nakita ko ang as I build my altar dito sa Los Angeles, I found it in 3rd and Vermont. Every time I go there, I can sense the love, no, the kindness of God. And every time I go there, through the people, through the fellowship, mula doon sa tawanan at sa kinakain, sa courtyard, no, hanggang sa worship songs, diba? Hanggang sa everything that I see there, I find rest in God. Not physical rest. In fact, sa totoo lang, if you go to our church from 9 o'clock, no, some of you come to our church like 7:30, 8 o'clock, 8:30, just to prepare. Then you have the worship service, 9 to 10:30 or 11 o'clock sometimes. Then you prepare for food. Then you have fellowship, you eat, no, masaya, kwentuhan, encourage one another. Then we finish like 12, 12:30, minsan 1 o'clock pa. And then nagliligpit tayo. Diba? These are all physically tiring. Minsan, nagpatentero pa. Minsan, nagtambay-tambay pa dun sa harapan ng opisina, sa may patio. Minsan, nagbasketball pa yung iba. Minsan, nagvolleyball pa yung iba. Hindi mo napansin, it's physically tiring. Ginagawa natin. But the idea is not just to rest physically. The idea is to rest your heart, no, your soul to God. No, you find rest mentally. You find rest emotionally, you find rest psychologically. Kasi people thought na ang linggo para lang sa pagpapahinga ng katawan. Kasama yun. Don't get me wrong. Pero minsan, napakalaking bagay na we rest mentally, physically, diba? Psychologically, spiritually, we rest. And we find that rest in fellowship. Minsan, sa simpleng pagkain ng okoy at suka, refined rest doon, di ba? Sa simpleng tawanan. So, kumbaga, alam natin na nasa presensya tayo ng Panginoon, di ba? So, that's why we do that. Kaya minsan, di tayo maintindihan ng ibang mga kasama natin sa bahay, kapitbahay. Ako'y pag nagsimba, umalis ako ng alas 9, bumabalik na ako ng alas 10. Dahil isang oras lang naman ng simba. Meron dyan, simbang Pinoy niyong dyan. Malis kayo, kaaga-aga, minsan madilim na kayo bumabalik. Kinagawa niyo dyan. Baka lumagpas kayo ng langit. Tagal niyo sa simba. Tagal niyo sa simbahan. Diba? Alam niyo, hardwired tayo kasi to have fellowship. Naka-ano sa atin yan? Nakakabit sa ating sistema. Diba, pansin niyo, mga nagiinuman, magdamag, magkasama, wala namang kwenta yung pinagkukwentuhan, pero gustong-gusto nila mag-fellowship sa pamamagitan ng inuman. Kasi hardwired tayo. Same thing with us. That's why we do that every Sunday. Naka-hardwired tayo to have fellowship. Lalo na, nandito tayo sa US. Iilan lang talaga yung pwede mo makasama ng talaga. Unlike sa Pilipinas, paglabas mo ng bahay nyo, dami mo nang pwedeng ka-fellowship dun. Pero dito sa US, eh, kadami-dami. Di ba? Ay, ka-konti lang. Di ba? So, you take time talaga to have your fellowship. So, build your altar. No? No, kumbaga, dito, humanap ka ng pamilya na spiritual na maaaring makaintindi at magmahal sa'yo at mahalin mo rin at lumago ka sa Panginoon. No? Hindi mahalaga na nasa LA Filnas ka or saan simbahan. Ang mahalaga ay tinawag ka ng Panginoon doon sa simbahan na yon. Dahil doon, lalago ka at yung presensya mo ay pwede rin magpalago ng buhay ng iba. Kumbaga, it complements, no? Yung buhay mo ay isa rin pagpapala sa iba. Ayan. So, dako tayo sa takeaway. Ano natutunan natin sa pagkikita ni Jacob at saka ni Esau? Sinong gustong mauna? Takeaway tayo. Sinong gusto niya mauna? Okay. Go ahead. Time heals everything. Oh, alam niyo nung last time nag-officiate ako ng funeral, sinare ko yan sa sermon. Sabi ko, time heals
Yes, it's true. We believe that. Di ba? Sabi nga, eh, yung namatay mong lola noong unang panahon, dahil sa sobrang tagal na, your wound was healed by time dahil di na masakit sa'yo. Noong una, masakit, namatay lolo mo. 1970s, 80s, pero ngayon, 2022 na, nalimutan mo na rin. Di na, kasi time helps heal the wound. Pero, kumbaga, be reminded that Jesus is our greatest comforter compared to time. No? He's the only being who can help us to move on and heal the wound. Dito malaking factor ang ginampanan ng Panginoon. Kung wala ang Panginoon, di magbabati itong magkapatid na to. Puro hatred. Kaya sana, sa mga pagkakataon na kung na-experience nyo ngayon, may samaan ang lakay ng loob ng magkapatid. Sana, mangusap ang Panginoon sa puso mo. Kaya siya ang may kasalanan, no, ikaw. Minsan, it takes lang na isang tawag, no, at nakamustahin. Nang walang paninisi at kumbaga, kamusta lang. You know? Paramdam mo na mahal mo siya. Gawin mo para sa Panginoon, hindi na para sa'yo. Kasi tayo pinatawad eh. Di ba? Matuturin tayo magpatawad. Di ba? Lambutan natin yung puso natin. Di ba? Yes, that's true. Time heals the wound. But Jesus is our best comforter. Amen? How about the others? Next volunteer. Pastor. Go ahead. Sister Al. Isa pa, Pastor. Kasi, kaya nahihil siya ng God. Mm-hmm. Kasi, yung hindi lang laging ganun ang nangyayari sa panahon eh. May blessing na kumbaga natatakpan din ang panahon. Mm-hmm. Sa, kasi as a newborn, ginaguide ka na ni Lord sa bago mong chapter ng buhay. So, doon na mas marirealize mo na mas yung ma-accomplish mo, yung mabe-bless sa'yo, baliwala na yung nawala sa'yo o yung kinuha sa'yo o yung sakit na ginawa ang nangyari sa'yo doon mo nagalit ka. Mm-hmm. Kumbaga napapawi. Yep. Kasi nag-move ka. Ang pag-move mo, it's not because you move. It's because guided ka ni Lord. Mm-hmm. Yeah, there's truth. There's truth naman na time heals the wound. No, it helps. Pero yung final healing talaga manggagaling sa Panginoon. Opo. Mm-hmm. Kasi kami magkakapatid, nag-away kami ilang years na, 20 years kami din nag-usap. Mm-hmm. Kasi kaya kami din nakapag-usap, nag-ibang bansa na sila. Mm-hmm. Nagkalat-kalat na, nag-iba-iba na kami ng tinitirahan na wala na lahat sa Pilipinas. Yung iba na sa Canada, iba na sa Texas, iba na sa kung saan-saan lugar. So from there, na-realize mo rin, nagkaroon ka na rin ng maraming challenge. So sa challenge mo yun, natuto ka. Yeah. So it helps yung pagkakalayo, yung dekadikadang pagkakalayo, panahon, it helps. But the thing is, it time helps, no? Heals the wound. From the word itself, nakakatulong. Pero hindi yun ang solusyon. Ang tunay na solusyon ay pagpapatawad. No? Comfort and peace sa Panginoon at saka yung pagpapatawad ng Panginoon. Yung puso natin, tinuturuan tayo ng Lord magpatawad. Kasi there were times na nakakatampuan kami magkapatid. Obvious naman, siya yung mali. Pero I can still remember many times na alam ko kahit siya mali, kasi lagi sinasabi sa akin ng Panginoon, dalawa lang kayo magkapatid, mahalin mo siya. Paano mo siya madadala sa akin kung magkaaway kayo? Diba? So gagawa ko ng paraan, tatawagan ko, tatanungin ko lang, anong size nga uli ng sapatos mo, tol? Oh, nakangiti na yon. Sabi niya, tatampo ko sa'yo. Sabihin ko, Nike ba o Adidas ang gusto mo nga uli? Favorito ko. Sabay, sige na, New Balance. Wala pa ako noon. Oh, bati na kayo, di ba? So, minsan nga madalas kaya may kasalanan din kasi mataray 'yun eh. So, pero I mean para sa akin na
hindi worth it na patagalin ang samaan na loob para sa akin. Dahil ang Diyos, hindi yun ang gusto niya. Kasi kakaray-karayin mo yan. Araw-araw, parang ano yan, yung may munggo ka sa sapatos mo. Tanggalin mo na lang, eh, uncomfortable. Di ba? Ang Diyos, hindi niya gugustuhin na meron kayong hindi pagkakaunawaan. Gagawa siya ng paraan para kayo magkaayos. Kaya ang altar call, linggo-linggo, libre. Di ba? So pag nag-altar call, punta agad. Ako, naging attitude ko yan. Dati kasi, nung bago akong Christian, hindi ako makapunta sa altar call, naiya ako eh. Baka kasi isipin ng mga church namin, churchmates ko, makasalanan ako. Linggo-linggo na lang, dami kong ginagawang mali. Pero there was a point in time, it's not about me. It's about my relationship with God. Sa tuwing hindi pa tapos magsalita yung pastor na, so we will call you to the deep. Nandun na ako agad. Kasi I just want to make sure na na-clear mo sa Panginoon that Sunday. Di ba? Nagsisigurado lang ako na I just want to make sure na clear tayo, Lord. Ngamaya, eh, sabi mo, you will come back in this earth like a thief in the night. Eh kung hindi ako nakapag-repent, hirap na maiwan dito. Di ba? So, ganun din dapat attitude natin. Iwasan natin yung kumbaga, merong hindi pag-uunawaan. Hindi ka mabubukulan kapag ikaw ang nag-reach out. Sabihin natin siya ang mali, kapatid mo mali. Hindi ka mabubukulan pag ikaw nag-reach out. O kung ikaw naman ang ano, gumawa ng mali, o hindi ka rin mabubukulan ng humingi ng tawad dahil tanda mo, pinatawad ka rin. Di ba? Pinatawad ka rin. Kaya wag kang mag-inarte. Pinatawad ka rin eh, di ba? Yes, thank you Tita Lelen. Sister Darren, may sinasabi ka? Ano man ang estado ng ating mga puso, ano man ito, puno ng galit, walang imposible sa Panginoon kung ito ay kanyang papalambutin, katulad Amen. Sa ginawa niya kay Iso. Amen. Amen. Sige nga, magbigay pa kayo bukod kay Iso na pinalambot ng puso ng Diyos. Diba? Ang dami pa. Ang dami pang story sa Bible, di ba? So, ilang hari ang pinalambot ang puso ng Diyos para sa Israel, di ba? So, tama yun. I agree with that. Yeah. Kaya pagka meron kayong katampuhan o kaya nagtatampuhan kayo magkapatid, lagi may panalangin yung kapatid mo. No, na baguhin yung puso, di ba? Palambutin. No, at saka pagbago ng puso towards dun sa situation. Hindi yung palaging vengeful tayo na sige, i-araw ka rin sa bunutan kita dyan eh. Di ba? So, nung bata ka, sana tinakpan na kita ng unan para di ba ganun? Mga biro ng matatanda. Ikaw, nung bata ka, sana tinakpan na kita ng unan para hindi ka nalumaki. Di ba? So, pero hindi tama yung maging vengeful. No, pangibabawi ng pag-ibig ng Diyos. Go ahead, Tita Amy, the birthday girl. Si Tito Alvin daw ang may take away. At ano po ang take out? Sabi nga ni Tito Alvin, take out. Ano ang binalot niyo? Ang Panginoon talaga mabait. Dahil si Jacob at Esau, ginawa niyang maayos ang buhay prosperous. Nila. Prosperous. Naging prosperous sila. Parehas. Pero hindi naging balanse yan. Kasi Esau naghirap. Dahil kay Jacob, gaganti yan. Hindi niya mapapatawad si Jacob sa ginawa niyang mabait ang Panginoon. Mabait ang Panginoon dahil sa ginawa niya. Kasi kung naghirap yung isa, gaganti. Medyo mahirap pa tawad sa isa. Exactly. So napakatalino at napakapagmahal ng Diyos. Ngayon, babalik pa rin yan, Brother Alvin. Doon sa sinabi ni Pastor Bert, dahil nga kasi may pangako kay Abraham. May covenant. Sabi ng Diyos, pagpapalain ko mga anak mo. Kasi baka akala lang natin, nakatingin tayo kay Jacob dahil siya yung direct descendant ni Isaac. Pero tandaan nyo, anak din si Esau. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinagpala si Jacob, pinagpala rin si Esau. Kasi minsan baka nagtataka tayo, teka, bakit pinagpala rin to si Esau? Na tumatanggi pa sa blessing dahil marami naman din daw siya, wag na daw magbigay. Eh kasi nga, sapul yan dun sa promise ni Abraham. In fact, hanggang ngayon, 2022, yung mga Hudyo na lahi ni Abraham, sapul pa rin sa promise, nakaka-receive pa rin sila. Bakit? Tingnan niyo sa buong mundo, isa sa mga lahi na pinakamayaman, mga Hudyo.
Isa sa mga lahi na pinakamahaba ang buhay, mga Hudyo. Di ba? Pansinin nyo, tanungin nyo yung mga kapatid nating mga Pilipino, kadalasan ang kanilang mga pasyente, mga Hudyo. So, mahaba ang buhay nila. 90, 100, malalakas pa. At tingnan nyo, kung tingnan nyo yung bank account nila, maraming pera. No, magaganda ang mga negosyo. Pinagpala eh. Di ba? So bakit? Eh kasi hindi sinungalingan to. Sinabi niya, binitawan niya na kay Abraham. Di ba? Kaya imagine niyo po, kung tayo magtatapat sa Panginoon, magiging faithful tayo. We get the Abrahamic blessing. Imagine niyo yung tatamaan ng mga anak natin. Wala na tayo, makikinabang pa sila. Kaya it pays to stick with God. Stick it out. Sabi nga ng matandang pastor na si Proseso Marcelo, alala ko sa kanyang hardin ng panalangin. Di ba? Tayo'y magtapat. Lagi niya sinasabi tuwing umagin, tayo'y magtapat kahit, sapagkat ang ating Panginoon ay tapat. Kahit tayo'y hindi mga tapat. Puro tapat yun, di ba? Pero it's all about maging faithful tayo sa Panginoon. Amen. Thank you, Brother Alvin, sa inyong pabalot. Maglilitsyon daw tayo sa linggo. Ano daw? May sasabihin mo rin siyang isa. Ano ba yun? Ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil isang taon na si Ami eh. Ano sa heart attack niya? Yeah. Nakoma siya for 2 days. Uh-huh. And then Sunday, nag-worship kami. Mm-hmm. Nag-pray namin na kung may milagro ang Panginoon, mm-hmm, gawin niya kay Ami. At least ngayon, ito, nakapag-birthday na siya ulit ngayon. Malakas na malakas pa, no? At saka talagang lalong gumaganda. Ay siya. Blessing. Nakakalaga pa ng apo. Magkakaapo pa, di ba? So blessing. Thank you, Lord. God is good. God is good. Amen. Oh. Amen. Anybody else? Gusto yung magbigay ng kanilang pabalot, kanilang pabaon, take out. Go ahead, Aldrin. Ito. Regarding po dun sa samaan ng loob, tama po kayo, Pastor. Agree po ako na hindi po worth it kasi life is short. Yep. Kasi po sa kay Jasmine, sa sitwasyon ni Jasmine, bigla na lang kinuha ni Lord yung kapatid niya. Mm-hmm. So, di man lang sila nakapag farewell ng maayos. Mm-hmm. So, ayun po. So, wag tayo po man magtanim ng sama ng loob. Pero hindi po yung takeaway ko. Ang takeaway ko po talaga is give respect when respect is due. And then be a good example, lalo na sa mga kabataan. Mm-hmm. So, katulad po ng ginawa ni Jacob, nirespeto niya yung kapatid niya. Mm-hmm. And then pinakita po niya, nag-bow down siya, pinakita niya sa mga asawa niya, sa mga anak niya, na nirespeto niya yung kapatid niya. Para ganun din po yung gawin nila. Amen. And this is the leader. Kumbaga presidente itong si Jacob. Ah. Boss to, master. Pero nakita, na-witness ng mga anak niya at saka ng mga slaves niya, nag-bow down siya. So, pag nakita mo yung boss mo, nag-bow down. Di bow down ka din. Ganun lang yun. Di ba? So, naging good role model siya ng humility. Di ba? So, sana tayo sa mga anak natin, maging good role model tayo sa humility. No? Bawa, narinig ng anak natin na tumawag yung kapatid natin. O, pag narinig ng mga anak natin, ay, nako, tumahawag na naman tong kapatid ko. Tong visit na kapatid ko, mangungutang na naman sa akin tong kung ano na sinasabi natin sa kapatid natin, aba, naririnig ng anak natin yan. Di ba? O, di ba maganda, makita nila na minamahal mo yung kapatid mo. Kasi ganun din eh, gagayahin nila, mamahalin din nila yung kapatid nila. Di ba? So, kumbaga, ganun yun eh, ipakita mo. Di ba? Kaya ako, pag nagpapadala akong pera sa magulang ko, pinapakita ko talaga sa mga anak ko eh. Baka sakali, pag tumanda ako, bigyan din nila akong pera. Joke lang mo yun. Joke lang yun. Joke. Sino pa po ang gusto magbigay ng takeaway? Meron pa po? Si Allison daw po. Okay, Allison. Ayun, doon po. Yung kay Jacob po na he was willing to be humble himself
po. Mm-hmm. Although, yun nga, kasi sometimes pag may nagawang kasalanan, yung parang ang may nagawa ka man o oh, hindi mo man kasalanan, mabigat sa kalooban, may parang nahihirapan mag-sorry. So ano po, nakaka-inspire po how he was humble in front of his brother and then he fully accepted his mistakes. Mm-hmm. Although, yun nga, tapos ano po, naalala ko nga din si Ma'am kasi napaka yun nga, humble ni Ma'am as in kahit pwede na siyang, kahit siya yung nasa right, yung pwede siyang umalma, she chooses to magpakumbaba. And yun po naalala ko. Yeah, so you emulate na ginagaya mo ngayon, di ba? So ganun talaga yung lakas ng effect pagka magulang eh. Di ba? Nakikita kasi sa atin, di ba? Kasi naalala ko noon, lumaki kami. Bawa yung tatay ko, palamura. Kaya lumaki kami, palamura din kami kasi ginagaya namin yung tatay namin. Kumbaga, o, lumaki kami, yung nanay naman namin, mayroong busilak na puso. So kahit na lumaki kaming magaspang, napansin din namin na lumalabas din yung katauhan ng nanay namin sa amin. Parang ganun. So it affects you. Kumbaga, right or wrong, makita mo, maapektuhan yung bata. Diba? So, anybody else na gusto magbigay ng pabalot, pabaon, Pinoy takeout? Pastor, humility and respect, signs of maturity. Amen. Maganda naman nun. Humility and respect is a sign of maturity. Amen. Totoo yan. Napaka-totoo yan. Apply natin sa buhay natin yan. Diba? Di yung ano eh, matured ako, matured. Di ba? Matura lang. Matura lang pala. ano Pastor Bert yung matura? Di maganda. Ano? Kapampangan ng matura, pangit. Matura, pangit. Oo, yeah. Baka akalain mo eh. Di ba? Kasi naalala ko, may naniniligaw dati sa ano namin eh. Sabi nung kapampangan naming lola, ay, matura naman. Akala nun naliligaw. Uy, may itsura daw ako. anybody else? Siguro, Pastor, ano yung sa when it comes to leadership, apo. The leader will never abandon his flock. Yun ang nakita natin kay Jacob. Amen. Amen. That's true. Pinoprotektan niya talaga. Yeah. At nauna siya, Pastor, ah. Yeah. So, hindi katulad ng ibang leader, nasa likod. Mm. Diba? Pero siya, nasa unahan. So, munang mamamatay si Jacob. Yeah. Diba? Ako eh, proud ako sa mga pastor natin sa LA Filnas eh. Alam nyo, matatapang yung mga pastor natin. Kasi nung panahon ng COVID, halos lahat ng pastor sa buong mundo nagtago eh. Diba? Pero yung mga pastor natin, nandyan linggo-linggo. Hindi inalimpana yung COVID-19. Diba? Pastor James. Mas frontliner pa sa frontliner. Diba? Sa totoo lang, at least kung nurse ka, frontliner, o di at least alam mo na agad kung sino may COVID o wala. Diba? O pag pastor ka, alam mo ba kung sino may COVID o wala? O pagka linggo, may umakap sa'yo, itutulak mo ba? Kasi dahil COVID-19. Hindi, di ba? Imagine nyo yung exposure namin sa COVID-19. Di ba? Kaya, honestly, kadalasan, madami nyo talagang pastor nagtago. Diba na, hindi ko naman masisisi. Pero, kumbaga, ako, hanga lang ako dun sa mga pastor natin sa La Filnas. Nandyan sila linggo-linggo. Hindi nila alintana yung COVID-19. Kasi alam nila, sasagipin sila ng Panginoon, puproteksyonan. At nagbukas tayo ng November 2020. Ito ang pagyayabang natin sa Panginoon talaga na blessing natin. Until now, wala tayong outbreak ng COVID-19. Madaming simbahan sa paligid natin. No? Nagsarado 2 linggo, 1 buwan because of an outbreak. Tayo may nagkaka-COVID. Pero after 2 weeks, kita mo, nandyan na naman yun. Diba? Para wala nangyari. Diba? I mean, napakabait ng Panginoon. It's a blessing. Diba? Sa sinasabi ni Pastor na
hindi natakot si Jacob. That's a true heart of a shepherd. Hindi iniwan yung flock. Nasa unahan. Yun ang totoong general, parang si David. Pag sumugod, nasa harapan, hindi nasa likod. Hindi nagtatago sa aircon na air-conditioned na opisina. Di ba? Di ba? Nandyan, nasa harapan. Di ba? Nangunguna. Di ba? O, dapat, eh, kumbaga, pag pastor ka, dapat nauuna ka. Di ba? Amen. Tita Fe, nasabihin ka? Wisdom. Amen. Mm-hmm. And every good thing come from the Lord. Amen. If a person is faithful to the Lord, he always gives wisdom. And I believe that God gave Jacob wisdom in everything that he did. Mm-hmm. And he had victory, both of them. And another thing is, kung magkakapatid talaga, dapat forgive one another. Mm-hmm. Sa akin lang, I really respect all my brothers and sister. I have only one sister. Kahit ano namang masama magawa nila, halimbawa na hindi naman sinadya, I always forgive, because I look at, when I look at my brothers and sister, I see the image of my father and mother. Mm-hmm. And because of my loyalty to my parents and respect for them, being the oldest in the family, I have to show them an example of love and forgiveness. That's why my brothers and sister love me. I love them, and I don't. That's the kind of spirit I have in dealing with them. Halimbawa, may nakagawa sa akin ng something that hurts me. Sa following minute or hour, wala na yun sa akin. Amen. Oo. Because of my respect and love and loyalty to my parents, I really love my brothers and sister. Walang nangyayaring ganyan among us, Pastor. Amen. So, I really appreciate yung pangyayari between Jacob and Esau. Mm-hmm. I do believe that when a person really loves the Lord, he doesn't go away from God. God will always give wisdom and everything good to make everything happen the way God wants it to happen. Amen. Amen. Ito, mga kapatid, prophetic wisdom lang. Ha? Napakaganda ng nangyayari sa ating simbahan. Lahat tayo magkakasundo, magmamahalan, wala naman nag-aaway, walang problema. Pero isang araw, darating at darating ang panahon na magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ito lang ang tandaan nyo. No? Pag sa pagdating ng panahon na yan, matuto tayo magpatawad. Mm-hmm. No? Kasi doon ang, yun ang tunay na Kristiyano. O, halimbawa, nagkatampuan si Brother Rene at si Brother James. Dahil lang kung sino lang ang mas magandang leather jacket, yung kay Brother Rene ba o kay Brother James. O, nagkatampuan sila. Dapat matuto tayo magpatawad. Tsaka tandaan nyo, ang enemy, simple lang yan. Sisikmuraan tayo niyan sa mga panahon na hindi natin napapansin. And we will talaga feel the pain. So dapat masyado tayong maging aware, no? At saka usually ang gagamitin very mga small, walang kwentang pagtatalo, di ba? So dapat matuto tayo magbigay, magpatawad, maging mahinahon, maging objective. Hingin muna palagi, oh, alam mo, Brother James, sinabi ni Brother Aldrin, ganito ka daw eh, di ba? So bago ka maniwala, alamin mo muna doon sa nagsabi kuno, di ba? Oh, kunin mo muna yung panig niya para hindi ba magkalito dito, magkagulo-gulo. Kasi ang gusto ng enemy, magkahasik ka ng kaguluhan, chaos, at confusion among us. Pagka ganun, magkakatampuan na tayo, masisira na yung simbahan. Sayang naman. Pag nasira ang simbahan, sino pa sino mag-aakay, magdadala sa mga kaluluwang naliligaw? O di talo tayong lahat. Hindi na tayo nagamit ng Diyos. Hindi pa tayo lumago. May kasamaan pa tayo na loob. Di ba? O, balik tayo dun sa halina at sama-sama. Di ba? Na masaya, kakasundo, lumalago sa Panginoon. Kada merong Bible study at saka mga gathering, masayang nagba-volleyball, di ba?
Imagine mo, magkatampuan si Brother René at si Brother James, volleyball. O di papatama ni Brother René kay Brother James yung bola dahil nagtatampuan sila. Di ba? Ganun, di ba? So at least, eh, kumbaga, ano, matututo, ne, totoo yun, matututo tayong mag, ano, mag, magpaubaya ba? Magpa, minsan, eh, palagpasin na natin yung mga ibang bagay. No? Mag, mag, ano na tayo, mag-reach out palagi ng kamay. No, wag yung ano, may araw pa rin sa akin, mga ganun-ganun. Anything else? Meron pa ba? Meron pa yung pahabol dyan? May pabaon pa? Bago tayo manalangin? Storyang magkapatid tayo pala ngayon. Ano? Next Friday, pag-uusapan natin storyang rape. Kaya huwag kayong mawawala. Oh, parang ano to, Tulfo. Oh, kasi yung magkakapatid na yan, mga Israel brothers, may isa ring kapatid yan. Si, ano, si Leia, nanganak pa ulit. Kala nyo, tapos na manganak si Leia, meron pang isa. Pero this time, di lalaki, babae. So, out of 12 brothers, no, may isa silang kapatid, babae, anak ni Leia. Hindi na Rachel, hindi na mga slave. Si Leia ang nanay. Ang pangalan niya si Dinah. Dinah Bonnevie. So, si Dinah, eh, yun, alamin natin next Friday kung ano nangyari. Anong rape case? At anong ginawang paghihigante ng mga kapatid niya? Nako. Exciting yun. Magugulat na lang kayo kung anong klase ng paghihigante yung ginawa ng mga kapatid niya. Medyo rated PG yun, ano, kasi merong rape at saka violence. Kaya patnubay ng magulang ay kailangan. Okay? Si Tita Amy. Okay. Meron pa ba? Manalangin na tayo. Kiko, ikaw, baka meron ka dyan. Eh, pabaon ka dyan. Okay na tayo? Meron pa? May habol pa? Wala na? Manalangin na tayo? Ah, sige, manalangin na tayo. Sama natin. Go ahead, Tita. Tita, wag niyo hawakan yung headphones. Yan, yan, yan. Yan, yan. Tita, medyo choppy. Tita, medyo i-ano niyo, i-saksak niyo, i-saksak, bunutin niyo, saksak niyo uli yung headphone. Medyo choppy po kasi. Baking box. Ayan, luminaw na. Wala. Okay na po. Ayan. Tita, hindi ko naintindihan. Sorry. Tita, medyo ano eh. Oy, oy, oy. I-type nyo po, tita. I-type nyo. Medyo yung audio nyo. Kasi yung flow nyo. Ano. I-type nyo po, tita, sa comment. Ay, sa may ano. I-type nyo, babasahin ko. Yung sinasabi nyo. Naintindihan nyo ba? Baka may ta-translate nyo. Hindi nyo rin naintindihan. Ito, ito, ito. May Galaxy. Sige, type niya tita, babasahin ko. O, habang tinatype ni tita, anything else? Bago tayo manalangin? Habang nagtatype si tita Pepot? Subukan niya magsalita tita, mukha umayos ah. Sabihin niyo, hello, hello. Wala pa rin. Teka! Ayan. So, takeaway, meron pa, wala na. Habang nintay natin ang message ni tita. Ayan. Ito, from Kiko. Sabi ni Kiko, dapat maging matyaga tayo sa mga pangako niya. At saka po maging patient and i-respect natin ang Panginoon. Wow, ganda naman, Kiko. Amen, amen, amen. Imagine yun, dami natin natutunan kay Jacob. No? So, tanong ko sa inyo pala, habang nihintay natin si Tita Pepot, nagkamali ba si Lord na piliin si Jacob kesa kay Esau?
Kasi nakatakda si Iso eh. Diba? Pero lumalabas talaga ang pinili niya si Jacob. Yun lang, si Jacob, nagmadali lang. Pero siya talaga yung pinili. Kasi siya yung may puso eh, na talaga sumunod. Diba? Kasi siya yung nagpakasal doon sa isang kung ano sinabi ng tatay niya, kinakinuha niya. Si Iso nagpakasal doon sa ano, mga hidden women. Kumbaga hindi man na ng palataya. At saka sabi ni Alvin, hindi raw nagkamali si Lord kasi hindi siya nagkakamali. Oo nga naman. Hindi talaga nagkakamali. Exacto. Totoo yun. Totoo yun. Perfect. And the only person who's perfect is Jesus. Meron pa? Meron. Ito. Sabi dito. Ito na yung kay Tita Pepot. Yan. Kasabihan. Ang pagpapatawad huwag galing sa nguso, kundi sa puso. Ayan. Maganda yun. Ang galing na. Huwag sa nguso. Huwag sa nguso lang. Dapat galing sa puso. Ayan. Amen. Amen. Sige. Kung wala na, manalangin tayo. At mag-alas 6 na. Sakto. Alas 10 na. 10:01. So, sakto tayo ngayon. Nalangin tayo. Sige. Let's bow our heads and close our eyes. Heavenly Father, we thank you, Lord, for all the learnings that we got from the two brothers, Jacob at si Esau, Panginoon. We are reminded also, Lord God, of our siblings, how we treat them. We are reminded of our children, how we treat them, Lord God, how to teach them respect, Lord. We are reminded, Lord God, your undying love for us, your endless forgiveness. We are reminded, Lord God, that if we only repent and ask for forgiveness, you are very true, Lord God, to forgive us, no? And promise us a beautiful life ahead of us, Lord God. We thank you for being our God, for being faithful to us, although sometimes or most of the times we're not faithful. But still, here you are, Lord God, reaching out your hand. And thank you, Lord, for teaching us humility tonight, Lord God. The ability to bow down 7 times, Lord God, signifies that you are our God. That we respect you, we love you, and you are above us. Lord, we pray for our church this coming Sunday. We pray for our service. We pray that there are new souls that will accept you, that you will lead people na makakita ng mga banners namin, mga streamers, makakuri sila, Panginoon, at papasok sila simbahan namin at mabibless sila at magbabago ang buhay nila. Gamitin niyo po ang mga workers, mga leaders, mga members, mga attendees, Panginoon, para po sa Linggo ay isang celebration, Panginoon, ang tunay na pag-ibig at paghanga sa inyo. We love you in Jesus' name. Amen. 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 Okay. If you, don't forget to wear your blue shirt. Yan. Sa wakas, masusuot na natin. Ito yung binigay sa inyo noong kailan binigay ito? Ano? Christmas party? Workers Appreciation. Workers Appreciation. O October pa yun. Di ba? Nasaan kaya? Na bago-bago pa, nawala na. Hindi, nakatinog kasi. Di pa natin na susunod. Iba pa nagamit na sa volleyball po eh. Ay, yung iba pala ginamit sa volleyball. O, sana nalaban nyo na. Pastor, malilate ka ma. Malilate kami kasi COVID test ni Stephen. Ay, walang problema. Naintindihan natin yan. Naintindihan natin. So, huwag nyo kalimutan. Suotan nyo mga blue t-shirt. Blue t-shirt daw. Hopefully, meron tayong barbecue, James. sige, maraming salamat sa inyo. Na-miss ko ang Sunday worship service. Ay, dito, kasama ka namin sa Facebook. At mas gusto ka namin na safe, tita. Yun ang pinaka-importante. Nandito kasi ako sa malayo. Nag-abroad si tita sa Palmdale. Kailangan po ba ng visa dyan, tita, pag pumunta? Praise the Lord. Bali, mabilis naman ang panahon, tita, at kita ka namin after 2 weeks. Uh-oh. Yeah. Thank you, Pastor. Yeah. Sa Sunday, celebrate natin ang birthday ni Tita Amy. Ayan, siya lang ang nag-iisang celebrator sa happy birthday! Sunday.
Oh, tsaka fifth Sunday yan, darating yung mga basketball players. So, welcome natin sila. Yan. Bukas ako ang, Pastor Bert, ako ang preacher doon sa basketball. Ako yung naka-assign bukas. So, magpa ako doon. Invite natin yung mga basketball players natin. All right, guys. God bless you. Maraming salamat. Happy Friday. Enjoy your weekend. Enjoy your time with your family and your time with God. Happy Sunday sa Linggo. God bless. Bye bye. Sorry. Nanuanti ko na nalimutan. Ayan. Ako. Wala may reminder. Oo nga. Munti ko nalimutan. Oo. Ayan. Oh. Okay. 1, 2, 3, smile. Ayan. Sige. Salamat po. Ingat kayo. Bye. God bless. God bless.